Magandang buhay! Ang ating kwento ngayon ay pinamagatang Paano Nagkakulay ang Mundo? Ito ay isinulat ni Juna Marie H. Nimes, iginunghit naman ni Jerry Ben V. Sasam, at kinulayan ni Neil Edward D. Diaz. Tara, tayo ay magkwentuhan! Noong unang panahon, isang prinsesang diwata ang binigyan ng regalo ng kanyang amang bathala. Ito ay hugis bilog at punong-puno ng iba't ibang bagay na may buhay at pinangalanan niya itong mundo. Unang nilikha ng prinsesang diwata ang tagakulay na sina Itim at Puti. Si Itim ang naatasang magpanatili sa hugis ng bawat bagay sa mundo. At si Puti naman ang kumukulay nito. Ngunit napansin ng prinsesang diwata na parang may kulang. Wika niya, "Ano kaya ang kulang sa iyo?" "Alam ko na! Dapat magkaroon ka ng iba pang kulay." Kaya nilikha niya ang bagong mga tagakulay. Ito ay sina dilaw, bughaw, luntian, pula, kayumanggi, dalandan, at ube. Si dilaw ang kumukulay kay Haring Araw upang mapanatiling maliwanag ang kapaligiran. Si bughaw ang kumukulay sa katubigan at kalangitan. Kay luntian naman ang mga dahon ng mga puno at mga halaman. Si pula ang kumukulay sa lahat ng mga puno ng mansanas, kaya't sobrang sarap at tamis ng mga ito. Si kayumanggi naman ang kumukulay sa kalupaan. Si dalandan ang kumukulay sa iba't ibang mga bulaklak at sa mga dahon ng puno tuwing taglagas. At si ube naman ang kumukulay sa mga sariwang gulay at prutas tulad ng talong at ubas. Dahil sa mga bagong tagakulay, nagkaroon ng buhay ang lahat ng bagay sa mundo. Isang araw, kinausap ni Prinsesang Diwata si Puti. Wika niya, "Huwag mong hayaan na makulayan ng iba ang mga ulap, lalong-lalo na ni kulay itim, sapagkat hindi maganda ang mangyayari." Dahil sa inggit ni Itim sa mga bagong kulay, naisipan niyang haluan ang mga ulap ng kulay itim. Kumulog, kumidlat, at biglang bumuhos ang malakas na ulan na nanggagaling sa mga ulap. Nabura ang mga kulay ng lahat ng bagay sa mundo at unti-unting dumilim ang buong paligid. Sa pagkawala ng lahat ng kulay, naipakita ni Prinsesang Diwata kung ano ang mangyayari kapag kulay lamang ni Itim ang nangibabaw sa mundo. "Patawad po, Prinsesang Diwata," pakiusap ni Itim. Naawa si Prinsesang Diwata at upang di na mainggit pa si Itim, inatasan niya itong kulayan ang kalangitan tuwing gabi. Gumawa rin si Prinsesang Diwata ng panibagong kulay na mula sa bukang liwayway. Ito ay si Indigo. Sa tulong ni Indigo, ang lahat ng mga tagakulay ay nagkaisa
upang muling maibalik ang liwanag at kagandahan sa mundo. Lumikha sila ng isang bahaghari upang maibalik ang kulay ng mundo. Ito ay nagsisilbing paalala na ang bawat punos ay kayang lampasan. At dito nagtatapos ang ating kwentong Paano Nagkakulay ang Mundo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!